Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga mananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim, hali kayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain, pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang magsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gapotokmay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis." Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa 18th linggo sa karaniwang panahon. Alam ho ninyo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kami po ay nagpapasalamat tayo sa bawat pagkakataong ipinagkakalupas sa atin tulad nito ng isang unang Miyerkules, First Wednesday, araw ng baklaran. Kasama natin ang ating mahal na ina na laging saklolo, siyang ating laging tinatakbuhan, nilalapitan sa pangangailangan natin sa buhay araw-araw. Pero alam ho ninyo, in the end, hindi natin pwedeng ipasa sa iba ang magiging buhay lang natin. Hindi responsibilidad ng ibang tao ang kaginhawaan ng buhay natin. No, ni ng pamilya lang natin, ni ng mga malapit na tao sa atin. Hindi responsibilidad ng ibang tao ang kapanatagan at kapayapaan ng buhay natin.
Kaya nga ang ganda ng programa ni Bishop Pabilio dito sa TV Maria, no? Tuwing umaga, kung kami po dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, madalas ang aming reflection ay tungkol sa Ebanghelyo ng araw. Kaya ang ganda ng inoffer ni Bishop Broderick Pabilio. Kasama rin natin niya sa SND dito. Pero ngayon meron siyang programa every morning. First things first. Tamang-tama ang sinasabi niya. Lagi nating bantayan ang simula ng ating bawat araw. Kung paano natin tinutulak ang sarili natin. Kung paano natin ibinabangon ang sarili natin. Kasi, di ba, mga magulang, alam niyo ho yan, isa sa mga pinakamahirap na gawin ay ang ibangon ang ayaw tumayo. Gisingin ang ayaw gumising. Tulungan ang ayaw magpadulong. Ikaw rin. As I always share here, what you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Kaya napakaganda ho ng halimbawang ipinapakita sa ating Ebanghelyo ngayon. Mula kay San Mateo, kung saan isang babae na noong panahon ni Kristo, ang mga babae po ay tinitignan, tinuturing na mahina, kuminsan makasalanan, eh lalo na ho kung hindi ito Hudyo. Kaya isang babaeng Kananeya ang lumapit, hindi lang lumapit, sumigaw! Ang tapang niya. Kaya makikita ho ninyo may mga tao talaga na, kumbaga sa termino natin, tameme lagi, para bang ang liit-liit ng tingin sa sarili, ang bababa ng tingin sa sarili. Kaya ito'y magandang halimbawa, hindi lang sa mga babae. Look at the attitude. The attitude of the woman in the gospel. Not a Jew. Kananeya. Pero sumigaw siya. Lumapit kay Jesus at ang sabi, maawa ka sa akin, anak ni David. Pinahihirap, pero ang sabi niya, maawa ka sa akin. Pero tingnan po ninyo, sino ang kanyang inilalapit? Hindi yung sarili niya. Maawa ka sa akin, sapagkat ang aking anak na babae ay pinahihirapan ng demonyo. Siguro ho bilang isang magulang, alam niyo yan. Dumadating sa punto ng buhay niyo, nahihirapan ako. At yung sigaw niyang nahihirapan ako dahil sa kulang yung aking panggastos para sa pamilya. Maraming taong nahihirapan para sa'yo. At siguro mas masarap yatang marinig yun. Naghihirap sila para sa'yo at hindi sila naghihirap dahil sa'yo. Yun ang ingatan mo. Na huwag silang maghirap dahil sa'yo. Dahil sa pinili mong maling bagay. Dahil sa masamang bintang mo. Maraming taong naghihirap para sa'yo dahil mahal ka nila. Dahil mahalaga ka sa kanila. At kapara sa isang taong tunay na nagmamahal, gagawin niya lahat. Gagawin niya lahat para sa kanyang pamilya. Para sa kanyang mahal sa buhay. Kaya ano ang ginawa nitong babaeng Kananeya? Pinatitigil siya eh. Pinapatahimik siya ng mga tao. In fact, sabi ng mga alagad, Panginoon, pagsabihan niyo po siya, paalisin niyo pa sapagkat siya'y sigaw ng sigaw. Kasi nung humihingi ng tulong yung babae, tumahimik si Kristo, di ba? Sabi dito, wala siyang tugon. Sa ibang version, nigaputok man. Tumahimik siya. Sa tingin niyo, dahil ba wala siyang pakialam doon sa babae? Marahil, binabantayan ni Kristo ang gagawin ng kanyang mga alagad. For sure, alam ni Kristo kung anong dapat gawin. Marahil, yun ay pagkakataon sana ng mga alagad na ipakita nila kay Kristo na sila'y natuto na. Pero ano ang umiral? Paalisin nyo na. Sigaw siya ng sigaw. Istorbo siya sa atin. Balakid siya sa atin. At marahil, hindi siya katulad natin. Pero ano ang dapat nating tutukan dito? Hindi ang maling ugali ng mga alagad. But the attitude of the woman. You know, your attitude will tell you your altitude. Sasabihin ng ugali mo kung hanggang saan ka aangat sa buhay mo. Your attitude. Naging matibay yung babae. Nakipag-usap siya sa Diyos. Nagdahilan siya sa Diyos.
nagpaliwanag siya kay Kristo. At ano ang sabi ni Kristo? Babae, magaganap ang nais mo dahil sa pananalig mo. You know, there is this very interesting acronym of the word fear. Actually, dalawang acronym o dalawang meanings ng acronym na salitang fear. F-E-A-R. The first meaning of the acronym fear is this. Fear. Forget everything and run. Forget everything and run. You know, yung mga disappointments natin sa buhay, hindi ka sinweldo ng mataas, hindi ka natanggap, hindi ka napili, hindi ikaw ang gusto, you can be frustrated. And you can just run. At kayang gawin ng babae yun. Kung hindi siya nakarinig kay Kristo ng niga putok man lang, siguro sinabi niya, huwag na nga lang, makaalis na lang, napahiya pa ako ah. No, this is the second meaning of the acronym FEAR. Face everything and rise. Face everything and rise. Hindi siya sumuko sa ngalan ng kanyang pag-ibig sa anak at sa ngalan ng kanyang pananalig sa Diyos. First things first, sabi ng first reading natin, sa simula pa'y inibig na kita. Ito ang huwag mong kalilimutan. Iwan, kalimutan, talikuran ka man ng mga tao, mananatiling tapat ang Diyos sa iyo. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, nagpakita sa kanila ang Panginoon. Malayo pa sila, sa simula pa'y inibig na sila. Focus on Jesus. Stay in Jesus. Mga kapatid, sa buhay, hindi magaganap lagi ang gusto natin. Pero sa tulong ng pananalig natin, magaganap ang mas mabuti at mas tamang plano ng Diyos para sa atin. Nakikinig ang Diyos. Makinig ka rin sa Diyos. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa iyo sa araw na ito, isang bagong buwan na nagsisimula sa amin. Kasama ng panalangin ni Maria, nakikiusap po kami sa iyo. Turuan mo po kaming manalig pa. Dagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyo. Na Panginoon, sa kabila ng hindi maganda at tamang ginagawa ng ibang tao sa amin, sa kabila ng mga bagay na pwedeng sumira at umagaw sa amin sa iyo, Panginoon, huwag mo kaming bibitawan. Hayaan at turuan mo kaming kumapit sa iyo ng mahigpit. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang tunay naming lakas, ikaw ang tunay naming pag-asa. Haharapin namin ang anumang banta ng pagsubok. Makakaya namin ang anumang uri ng pagsubok kung kasama ka namin. Sumayin niyo ang Panginoon. Naway pagpalain kayo at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.